Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ang taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kaniyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay malaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito, sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos, maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila. Lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita hanggang sa naniwala silang Diyos ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming mga scientist ngayon na nag-aaral ng mga matatagpuan sa kalikasan. Lahat na yata na nasa mundo ay pinag-aaralan. Pinag-aaralan ang outer space. Pinag-aaralan ang nasa ilalim ng mga oceans natin. Pinag-aaralan ang lahat ng uri ng hayop at mga tanim. Pinag-aaralan ang tao, ang katawan niya at ang mga kaugalian niya. Sa maraming pag-aaral nito, maraming mga batas na natutuklasan ang tao. Talagang mahiwaga ang sangnilikha. Ang nakakataka lang at malungkot, may talino ang mga scientists na mag-imbestiga ng mga fenomena sa mundo. Bakit wala silang talino na kumilala na ang lahat ng mga ito ay hindi lang basta umusbong, kundi kus o hindi kusang umiral ang mga bagay at mga batas na mga ito? May pinanggalingan ang mga ito. Bakit hindi nila kilalanin ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng magaganda at mahiwagang mga bagay? Kaya nga simula sa ating bagbasa kanina, narinig natin, kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, ba't hindi nila makilala ang Panginoong may likha ng lahat? Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Kaya ang mga scientists natin ay intelligent,
na totoo lang napaka-intelligent na nasasaliksik nila ang maraming mga bagay na hindi na aabot ng ating pangkaraniwang pangunawa. Pero hindi sila wise. Hindi nila kinikilala ang may gawa ng mga ito. Kung kilalanin nila ang Diyos at magkaroon sila ng kaugnayan sa Kanya, mas lalo sana nilang matarok ang mga bagay at ang kahulugan ng mga bagay sa mundo. Hindi naman tayo mga scientists, pero nakikita natin at nararamdaman ang mga bagay sa sansinukob. Nararanasan natin ang kalakasan ng hangin at ng baha kapag bumagyo. Nakikita natin ang kagandahan ng mga bundok at ng mga tanim. Nararamdaman natin ang banayad na simoy ng hangin. Tayo na nakararamdam sa mga ito, kinikilala ba natin ang Diyos na may likha ng mga ito? Nagpapasalamat ba tayo para sa mga ito? Pinupuri ba natin ang Diyos sa manlilikha? Kung dakila na at maganda ang kanyang mga ginawa, gaano pa kaya siya? Gaano siya kadakila at kaganda? Kailangan tayong tumigil ng kaunti at pagmasdan ang kalikasan. Napapaikutan tayo ng mga magagandang gawa ng Diyos. Purihin at dakilain natin siya. Sabihin natin kasama ng salmo, ang langit ay naghahayag na, ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Ito ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.